Chop mga ka-adventures, sa isang magpagpalang araw po muli sa ating lahat. And for today's video po, ayan, tuturuan ko naman po kayo ngayon kung paano naman po tayo gumawa ng photo ID o ID picture po dito po sa ating laptop. At the same time, gagamitin po natin tong printer natin. Ayan mga ka-adventure, gagawa tayo dito ng photo ID, yung ID na 1x1 or yung 2x2. Ayan, magpiprint po tayo dito sa ating printer. Kaya watch out na lang po sa ating lahat. At ito naman mga ka-adventure, kasama ko naman dito ngayon si Ma'am Edna. Ay, Ma'am Edna, shout out! Ayan, tingin dito, kasama ka naman dito sa aking vlog. Ayan, at yung isa namin kasama ay wala dito dahil sila po ay may pinuntahan. Kaya ngayon mga ka-adventure, ang gagawin naman po natin ngayon ay gagawa po tayo ng ID photo o yung photo ID po sa pamamagitan po nito ng ating printer. Ngayon, itatry ko kung paano maggawa dito ng ID na 1x1 or 2x2. At syempre, kailangan natin dito mga ka-adventure ng laptop. Ayan, dahil dito ko po siya i-edit mga ka-adventure sa MS World. Ayan, mamaya ipapakita ko sa inyo yan para kahit paano may idea po kayo kung paano po tayo mag-ID o gumawa po ng ID sa pamamagitan po ng ating bagong printer mga ka-adventures. At syempre mga ka-adventures, ang gagamitin naman po natin dito na papel, ayan ito po yung glossy paper po. Ito po yung ginagamit sa mga picture ID o sa mga ID po o kaya sa mga picture-picture po. Hindi po tayo dito gagamit ng coupon pan. Ayan, dahil nga ID picture ito, so gagamit tayo dito ng glossy paper mga ka-adventures. Ayan na mga ka-adventures, ilalagay ko na yung glossy paper dito sa ating printer. Parang sa ganun po ay makapagsimula na tayo na mag-print ng 1x1 at 2x2. ID picture po mga ka-adventure. At syempre mga ka-adventure, ang gagawin po muna natin, pwede natin gamitin yung ating cellphone. Ayan, mag-picture po muna tayo ng ating sarili. And then, ikat po natin ito ng parang ID picture po yung sukat. And then, ipapasok po natin ito sa ating laptop. Ayan, and then mga ka-adventure, gagawin natin, gagamitin natin yung Microsoft Word o MS Word para na sa ganun po ay malayout po natin dito yung 2x2 at 1x1 ID picture mga ka-adventure. Dahil ngayon na ipasok ko na ito sa aking laptop, ginukuha ko na po at hinahanap ko na po sa dokumento kung nasaan po. Ayan po mga ka-adventure, nakuha ko na po. At ang gagawin natin mga ka-adventure ay i-resize po natin siya mga ka-adventure sa 2x2. Ang ibig sabihin po mga ka-adventure, ilalagay natin ito sa may centimeter. Ang centimeter po ng 2x2 ay 5.1 o 5.2 cm mga ka-adventure. At ang gagawin natin ng mga ka-adventure, kapag nalagay natin ng tamang sukat, pwede natin siyang i-copy-paste. Para na sa ganun po ay magdikit-dikit po sila at mabuo po natin ng isang buong paper po mga ka-adventure. At ang gagawin natin dito mga ka-adventure, sisimulan na natin ngayong itong i-print. Ayan. Pinindot ko na yung print. Ayan, tinitingnan ko na. At tayo po ngayon ay nandito sa harapan ng ating printer. Ayan mga ka-adventure, nakikita nila po, nagpiprint na po yung ating printer. Ayan, nakikita nyo na po yung ating 2x2 ID picture mga ka-adventure. Ayan po, kaganda naman yan. So ayan po mga ka-adventures, nakagawa na po tayo dito ng ating ID pictures. Ang ginawa ko lang po dito mga ka-adventure is yung 2x2. Ayan, di ba? Ito yung karamihan na ginagamit natin. At syempre, mamaya po, gagawa po ulit ako ng 1x1 para na sa ganun po, kapag nangailangan po ng ID na 1x1 at saka 2x2, meron na po ako. Ayan, nakagawa na po ako. Ilang piraso po yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ayan, 12 pieces ng ID pictures mga ka-adventures. Eto naman mga ka-adventures. Nagli-layout naman po ako dito ng 1x1 ID picture man po mga ka-adventure. At sabi ko nga kanina sa inyo, mga ka-adventure, pwede nyo pong gamitin ang inyong cellphone. Picturean nyo po ang inyong sarili and then i-edit nyo lang po ito sa sukat din mismo ng parang ID po. Kasi nandito naman po sa ating laptop, mayroon naman po ditong resizer mga ka-adventure na pwede natin siyang sukat mismo ng 1x1. Ayan mga ka-adventure, unti-unti ko na po itong napupuno. At kapag napuno ko na po ang isang paper mga ka-adventure, saka ko po siya ipiprint. Dahil sayang naman po kapag hindi po natin nagamit ito mga ka-adventure. Kaya sa mga interesado po na magnegosyo ng ganito, murang-mura lamang po ang printer sa halagang 13,000 po. Pwede na po kayo magkaroon po ng ganito na pwede nyo pong gamitin sa pagprint, sa pag-xerox, sa pag-scan at syempre sa paggawa po ng mga ID mga ka-adventure. At ito na nga mga ka-adventure, ito po ay ipiprint ko na para na sa ganun po ay makita nyo po uli kung gaano po kaganda
ang ginawa ko dito. At alam nyo mga ka-adventure, napakaganda lamang dito. Tas napakaganda po ng resolution ng atin pong printer. Ayan na mga ka-adventure, unti-unti na pong lumalabas. Ayan, lumalabas na mga ka-adventure ang ginawa ko pong 1x1 ID picture po mga ka-adventure. At napakarami po niyan mga ka-adventure. Nakita niyo naman kung gaano po kaganda. Ayan na mga ka-adventures, ito na yung mga ID na ginawa ko. Ito po yung 2x2 ID picture po yan na white background. Ayan po yung ano niya. Ayan po, makinta po yan mga ka-adventures. Ayan, makinta po yan. Ayan, kung makikita po ninyo, talagang pang ID po talaga siya. Ayan po, ayan. Hindi po siya ginamita ng coupon pan. At syempre, ito naman po yung ayan mga ka-adventures, yung 1x1. Ayan po, oh, di ba? Yan po mga ka-adventures. Ibig sabihin, magagamit natin itong printer na ito kapag tayo po ay gumawa po ng ID picture po dito mga ka-adventures. Ayan po, marami po tayong pwede gawin dito. Pwede tayo mag-scan, mag-xerox, mag-print, at the same time, mag-ID po. Gumawa po ng photo ID mga ka-adventures. Yan lamang po mga ka-adventures. Kaya sa mga interesado po na magpaturo, ayan, at kung sa mga interesado din na magsimula ng ganitong negosyo, ayan, pwede nyo itong gamitin itong L52 Epson na to sa pagsiserox, pagpiprint, pag-scan, at the same time, yung paggawa po ng photo ID o ID pictures mga ka-adventures. Ayan lamang po ang maituturo ko at maisishare ko po sa inyo ngayong araw kung paano po gumawa ng ID picture mga ka-adventure. Isa din yan sa mga pwede natin simulan na kapag tayo po ay magne-negosyo mga ka-adventure. Kaya maraming maraming salamat po sa mga nanood ng aking mga video, sa aking mga binablog, mga pinopost sa aking aking TikTok account. Ayan, magpa-follow po kayo sa aking YouTube channel, mag-subscribe po kayo, at syempre sa aking Facebook page, mag-subscribe din po kayo. At sa lahat po ng mga nag-share, nanonood na aking mga video, sa mga nag-subscribe, maraming maraming salamat po. Hanggang sa muli, God bless po sa ating lahat. Mwah, 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 mwah.